tatambal po sa akin? Oo naman po. Okay po sa akin. Kung okay lang din po sa kanya kasi baka hindi naman po totoo. Kumbaga, kung ano pong ibigay sa akin, kung sino man pong ibigay sa akin babae para sa akin. Tatanggi po kung about sa story, pero kung about po sa ka-partner ko, hindi po ako. Sa mga love scenes, hindi ka namili, hindi ka nag-suggest na... Sa mga love scene, may mga ano lang naman po doon. May mga restriction naman po ako. So, lalo na pagka-kissing scene, ayoko na may dila, labas dila. Tsaka yung sa paghawak ng katawan, ayaw mong paghawak yan. Hindi, po ako sa wholesome, gagawa pa rin ako ng Viva Max. Hindi ko kakalimutan yung Viva Max, syempre. Nag-work kami na as a family na, ayun, sobrang saya nung mga pangyayari sa New Zealand. Sino yung mga nagustuhan mo sa lugar na yun? Pinaka nagustuhan ko yung sa may lake. Kaso sobrang lamig lang po talaga. Kasi kita nyo po yung view. Ang ganda ng view. And then, ayun, maganda. Maganda po talaga sobrang. Kaso sobrang lamig kasi negative 2, negative 3 ata yung ano nun. May hindi ka ba sa lake? Wala naman. Sino nagpainis sa'yo sa lamig sa New Zealand? Ano po? Meron nagpainit. Sino? Yung heater. Hindi ka ba sanay sa heater? Yung heater, ang init ng heater. Sanay naman. Tumo ang kamay. Anong tawag doon? Excuse me. Sino pa yung cast na kasama mo dun sa ila? Kasama ko po dito si Cesc Garcia and Rica Gonzalez. Ayun. Silang dalawa yung ka-part. Yeah. Bakit Hiram ang cyber? Kasi ito yung parang hiniram yung boyfriend. Basta, ayaw ko po malang ikwento kasi wala pang nalabas na ano eh. Ayun, gusto kong abangan nyo po dito. Ang ganda po ng pelikula ko. Kung merong babae, matrona o badin na gusto kong hiramin at babayaran ka ng milyone. Bakit hindi? Joke lang. Bakit hindi? Doon tayo sa praktikalan. Joke lang. Minsan, bakit paghiram ka na rin ng puso? Nagpahiram na ako ng puso. Puso o katawan? Katawan. Alin man doon? Nagkaroon na ako ng girlfriend before. Pero ngayon kasi... Paano ba hiramin ng isang kita na sa akin? Simple lang. Hiramin nyo lang. One call away, joke lang. Pero yung mga labs nyo dito, yung dalawa, mas mainit ba dahil sobrang lamig? Sino po sa kanila dalawa? Si Sewa at si Rica. Kasi... Alam niyo po yung halos manginig kayo pag nakabadubad na kayo. Kasi pinapatay yung heater kasi maingay po eh. So papatayin, tapos lapsin. Lamig, sobra. Parang maninigas yung mga muscle mo eh. So, nanigas ka ng lapsin mo? Hindi naman. nilamig lang. Nanigas. Pero, nanigas sa mga buto-buto. Hindi ba masarap makipag-lapsin po? Malamig. Pag ganun po kalamig, parang hindi na po para sa akin maganda yung ganun kalamig. Hindi nakaka-enjoy. Kumbaga, nakaka-stress na. Nakaka-stress ang lamig. Opo, nakaka-stress yung lamig. Sobra. Paano mo nilabanan yung jam? Ano ba? Paano ka nilabanan? Excuse me. May sakit kasi may bubukas na. Paano mo nilabanan? Nung time na kasi na yun, puro mga sweater yung dala ko, tapos heat tech, ayun yung mga sinusuot ko, mga dadaan ko. Hindi po. So, kailangan ba? Gloves, tapos yung sa ears, kinumpleto po yung sarili ko kasi ayun yung magpapawarm sa body ko eh. Pero sa labs nyo, mas doble concentration mo ba para mag-init kang gusto para maging realistic yung labs nyo? Yes po. Talagang... Sobrang lamig. Iba-iba, lalo na iba-iba po yung emosyon ko sa mga labs nyo dito. Meron nga rin po akong naka-labs nyo dito na Kiwi girl. Iba pa yung dalawa. Meron po akong naka-labs nyo na foreigner dito. Pero may threesome ako. Wala po. So ano mas masarap, yung foreigner o yung Pinay?
Uy! Siyempre, dun pa rin tayo sa Pinay. Yun ang mas maalat. Sito yun. Bakit para mas usapan ng Pinay? Ay, siyempre, love our own, ano, diba? Tama lang, B. Love our own, yeah. Tsaka, marunong umintindi. Marunong umintindi. Mga Pinay. At Tagalog. Yung lagi ka niya ng Tagalog. Lagi ka niya inintindi. Ano po? Lagi ka niya inintindi. Sino po? Sige po, sige po. Opo, lagi po inintindi ng manager ko, si Tita Len. Ito na lang. Anong reaction mo nang nadadamay ko sa awayan ng mga Ay! Sinabi pa ni Ben, dapat daw kung meron siyang kalitwal o meron ikaw. Ikaw dapat. Ako daw po? Anong reaction mo dyan? Wala eh. Kumbaga ako po, ako gusto ko pong makatawid sa pagiging wholesome eh. Opo, gusto ko po makatawid sa pagiging wholesome. Hindi ko naman po kinakamit maging Viva Max King. Thankful lang din po ako kasi nabibigyan po ako ng mga ibang tao. Sinasabihan nila ako na, yun nga, parang ginagano, tinatanong kung anong reaction mo sa pagiging Viva mo. Thankful po ako pero hindi ko po, kumbaga para sa akin, mas gusto ko pa po makatawid sa wholesome. So pagiging wholesome, paano kung Brent ibigay sa iyo ay life story ni Carlos Jr.? Kaya po yun. Kaya ako pong paghandaan yun. Tsaka, it's an honor kung ako po yung kukunin. Kung ako po yung kukuning artista doon. Pero, kung ikaw nasa kalagayan niya, sa alam naman natin mga controversy niya sa kanya, diba? Anong mas gusto mo? Yung kasundo yung nanay or hindi, yung pamilya para sa akin, family first po kasi talaga ako. Asa, hindi ko naman po nilulugar yung sarili ko sa kanya, pero ako po kasi, ayun, family first po talaga ako kahit anong mangyari. Unahin mo ang pamilya. Unahin ko ang pamilya ko bago ang sarili ko. Bago babae. Diyos ko naman. Paano kung halimbawang balita nila para mag-artista rin yung girlfriend niya, Chloe. Ah, ayun po. Kung magkaroon ng chance na makapartner. Itatambal pa sa'yo. Itatambal po sa akin? Oo naman po. Okay po sa akin. Kung okay lang din po sa kanya. Kasi baka hindi naman po totoo na in-offeran po ba talaga siya ng Viva Max movie. Kasi TikToker yun eh. Di ba TikToker? Ah, po? Batay. Yung Blandina na si... Ayun. Okay, sir. Pero, Ethan, ikaw yes, ba? Hindi ka namimili ng mga ladies mo? Or... Hindi. Kumbaga, kung ano pong ibigay sa akin, kung sino man pong ibigay sa akin babae, para sa akin, tatanggi po ako kung about sa story, pero kung about po sa kapartner ko, hindi po ako. Sa mga love scenes, hindi ka namili, hindi ka nag-suggest na? Sa mga love scene, may mga ano lang naman po doon, may mga restriction naman po ako. So, ayun lang. Ayun lang yung inaano ko po talaga. Mga sinasabi ko, kahit sino po yung pa-love scene sa akin, sabihin ko lang po yung mga restriction ko and tatanungin ko rin yung mga restriction nila. Ano yung restriction mo? Bawal ipakita si Maron? Pwede ba namin malaman ang restriction mo para... Sa akin lang naman ang mga restriction ko is, lalo na pagka-kissing scene, ayoko na may dila, labas dila. Tsaka yung sa paghawak ng katawan. Di ayoko ng paghawak niyan. Hindi, saan nila? Ayoko. Gusto mo nang tanungin sila kung ano man 'yun. Kasi may mga iba talaga na hindi na nagpapahawak ng mga ano. So respetuhin natin yung mga ganung babae. Ayun. Tsaka yung sa ano? Frontal scene. Ayun, 'yun. Di ako ready sa mga ganung babae. Yung ba yung una mong ano, sinasabi sa director na lang. Ay, hindi naman. Kasi feeling ko darating at darating din ako sa time na yan. So kung sakali, game ka pagka dumating yung time? Depende po. Pero sa ngayon, parang... Sorry. Sa ngayon, mas ano po eh, mas focus po sa pagiging wholesome. Gusto ko po ni... talaga, tumawid. Gusto ko pong tumawid eh. Sabi natin kay Mamre. Yes. As in, yun po yung ano ko, hindi po, wala po sa isip ko yung pagiging Viva Max King. Ethan, gusto ko po makatawid na. Ethan, marami, paano yan? Marami, maging wholesome. Marami ka ng mga Viva Max fans. Pag tumawid ka sa wholesome. Kung tumawid man po sa wholesome, gagawa pa rin ako ng Viva Max. Hindi ko kakalimutan yung Viva Max, syempre. Hindi naman porket tumawid ako ng wholesome,
hindi na ako gagawa ng Viva Max. Pwede naman akong gumawa ng mga Viva Max habang nasa nag-hulsam po ako. Di ba, Uba? Okay, thank you. Thank you po. Thank you. Init po na dito.